Magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan na mahilig sa sounds, na ito po pala ngayon kung paano po magbaklas ng magnet. Ito po ay upgrade na D15. Gagawin, ilalagyan po natin ang magnet na pang D18. Ayan po. Simple-simple lang po ito. Pagkagawa natin at yung mga baguhan po dyan na gustong gumawa ng speaker, na ito lamang po talaga naman pong simple. Ito lang po yung ito po paggawa po ni sir. Yan sir, yung speaker po na ito. Yan. Ngayon po, ibabaklasin po natin, tatanggalin natin yung bakal sa magnet. Ito lamang po yung mga gusto po pala dyan matuto na kung paano po hindi mabasag yung magnet, na ito po, ituturo ko po sa inyo para po mabilis tanggalin yung magnet. Ayan. Ito po yung tinatawag na locker thinner, na kung saan po para po ngayon matanggal po agad ngayon yung epoxy po ng magnet para po mag-iwalay yung magnet kahit po magkadikit na, para po matanggal ngayon yung bakal sa magnet. Ayan po. Para po ngayon hindi po mabasag. Ito po ay napakadali lang at simple-simple lamang. Sa mga kaibigan po natin dyan, yung mga may speaker pong sira, mamili po kayo. Ayan. Kung saan po ay pagtatanggal po na hindi po maapektuhan yung magnet, wala pong kagas-gas-gas-gas, di na bubungi, di na babasag. Panood lang po kayo. Salamat po pala sa patuloy na pagsuporta ninyo. Ito po yung sa mga kaibigan po natin dyan na gustong matuto. Dahil nga po yung speaker po yung nagmamahalan na, ay bubuksin na po natin yung locker. Dapat po yung ganito, yung lalagyan nyo ng magnet na kung saan po ay lubog na lubog po dapat yung magnet sa locker thinner, na kung saan po ay madali po matanggal talaga, saka po hindi nagkakadamage. Ayan po, ganito po ilalagay po na natin. Ayan. Lalagay po. Paglagay pong ganyan, bali po 30 minutes yan po, na nakababad, tanggal po agad. Tanggal po agad ngayon yung magnet sa bakal. Ayan. Dapat po yung nasa ang locker po nyo, lampas po sa magnet. Para po ngayon, tanggal po agad yung ayan, para po matanggal agad ang bakal, na talaga naman pong simple-simple lang. Ayan. Tatanggal po niyan. Pukpukpukpukin po ninyo yung magnet. Sa mga nasubaybay po dyan, salamat po sa inyo. Para po ngayon, yung mga nakuha ng idea, papasalamat po sa akin dahil nakakuha po siyang idea. Ngayon po yung nagawa na rin sila. Shoutout po dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Iloilo, Cebu. Sa mga kaibigan po natin dyan sa lubat labas ng bansa na sumusuporta. Yan. Yan lang po. Ang trap niyo napakalakas. Yan po yung pagtatanggalin po ninyo, dahan-dahan lang po yung pagpalo, kasi nga po para po di mabasag ngayon yung magnet. Simple-simple lamang po ito. Ito po, shoutout po pala dyan kay sir na nag-upgrade. Ito po ay 5-layer magnet. Yung gusto po dyan matuto na gumawa ng speaker na 5-layer magnet, na talaga naman pong nagmamahala na po. Yung palo po nito, dahan-dahan lang para po ngayon hindi po mabasag yung magnet. Ayan. Para po ngayon malumambot yung patikit na epoxy. Yung palo-palo lang po ng mahina. Po, na simple-simple lamang po yung paggawa natin ito. Yan, para po ngayon ma-impakan po na matanggal yung epoxy sa mga kaibigan po natin dyan. Yan, para po ngayon bumitaw ngayon sa magnet yung bakal, para matanggal po agad. Wala po yung kagawin ninyo. Kung pagkagawa ito saglit lang, ang ano po ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano po mabilis. Yan po, pagbabad po niyan, medyo may bakal po kayong pamalo. Tapos po yung hindi kinakapitan po ng magnet, yan po ang kailangan. Dapat po stainless. Ayan po, naka 30 minutes na. Titingnan po natin kung matatanggal. Matatanggal na kung tunaw na ngayon yung epoxy.
Ito lamang po. Subaybay lang po kayo. Yan po. Pagkatapos po yung ibabad, yung isa naman po ibabad yung para kasunod po. Lambot agad po dyan yung epoxy na matatanggal agad ngayon yung bakal sa magnet. Kasi nga po, mahirap pong tanggalin. Kasi nga po, kailangan po alalay. Para po ngayon, hindi po tayo mabasagan ng magnet. Yan, konti lang po yung palo na kunwari pinapalo-palo mo. Para po ngayon, matanggalin ngayon yung kakadikit sa epoxy. Yan po yung marahan lang. At sa mga gusto po dyan matuto, subaybay lang po yung paggawa ng speaker po. Kasi ngayon, nagmamahalan ng mga speaker. Shoutout po sa mga lahat na may sound system. Ito po. Kung bago pa lang po kayo sa channel ng International Master Speaker Inventor TV, subscribe po agad para updated po kayo sa mga ilalabas pang video. Maraming pa po itong kasunod. Sa mga nakakatuto po dyan, dahil sa ating mga vlogs, thank you very much po, panood lang po kayo ba, para po kayo makakuha ng idea pa, yung mga kaibigan po natin yan, kung paano magawa ng maraming magnet. Ito lang po. Itong pagawa po ito ay talagang kailangan po, nasa puso mo para po ngayon, mabilis din po magawa. Ayan po. Tatanggalin po natin ngayon yung bakal. Po dapat po kayo may manipis na kutsilyo para po ngayon hindi mabasag ngayon yung magnet. Ayan. Papaluin po ninyo. Kailangan mapangat po yan. O, ayan po. Saglit lang po yung paglambot ng epox